gusto nila may laging sorpresa sa bawat performance. Kasi syempre, una-una, kung kakantahin lang natin siya ng typical, oh, maganda naman yun. Kaya lang, gusto ng mga inampalan ay merong sorpresa na ibibigay ka sa kanila. First day ko po, nung unang-unang ito po ng pagsalang ko. Nung pinanta ko po yung love story na Where Do I Begin, nakatandaan ko po yung comments ko ni Sir Renz and Miss and Sir Daryl po ni Sir Renz. Nagulat po siya sa emotion, sa mga dynamics na ibinigay ko po doon sa kandala, which is hindi niya po in-expect na sa edad ko po na at 18 years old na lakaya ko po lawin yun. And yun nga po, lagi nilang sinasabi na every time na kumakanta ko, na ibibigay ko yung tama emosyon and yung hindi po kwento ng kanta and yung mga dynamics po. And nai-apply ko po siya palagi. Every time na may performance po ako, hindi ko po kinakalitaan yung comments ng mga ng palagi kasi alam ko po na kung ano yung sasabihin nila and kung ano yung advice nila. Yun po yung makakatulong para mas maging better po yung performance ko sa inyo. Na yung comment sa akin ko sa Daryl na binansagan niya ako na Pinoy Power Balladeer. Kaya dito po sa akin sa Quezon Province, mas maingay po yung ano eh, yung Power Balladeer po sa akin. And then yung nagamit ko naman po sa mga performance ko na comment na inang palang po sa akin ay yung comment po ni Sir Renz, ni Ma'am Hana at ni Sir Daryl na kailangan ikukwento mo talaga kung ano yung kanta mo. And then wag ka masyadong maging skip sa stage kapag nagpa-perform mo. So yun po yung tumatak sa akin at in-apply ko po sa mga naging performance ko po sa panghali ng kanta. Nagusto ko po nila ako makita mag-interpret ng mga songs sa mga susunod yung laman. Doon ko ako naganakan na galingan pa po sa susunod kong laman. Na sinabi sa akin ni Sir Renz Berano, yung baritone mo, huwag kang matakot gamitin niya dahil yan yung pinaka-power mo. Yan ang pinaka-galing mo, sabi niya gano'n sa akin. Tapos, lagi yung sinasabi niya sa akin, gamitin mo yung ano, yung sigla ng boses mo. Kasi malakas ega yung power ng baritone ko. Yun yung mas tumatak sa akin. At mas tumatak po sa akin yung kaba. Una-una, kung kakantahin lang natin siya ng typical, oh, maganda naman yun. Kaya lang, gusto ng mga inampalan ay merong sorpresa na ibibigay ka sa kanila kada performance mo kasi gusto nila. Siyempre, bilang isang inampalan sila, gusto nila makarinig ng something new, something different, something makakapalakpak at makakapanindig ng kanilang, makakabilib sa kanila. Yun lang po yung isa sa tinandaan ko, kaya sabi ko kailangan magpakita ako ng iba't ibang uri ng style sa pagkanta at maibigay ko sa mga orado ang puso at tamang emotions dun sa kanta. Yung sinabi po ni Ma'am Hana na kailangan po balance lahat. Kasi hindi ko po kaya nung unang gawin yun eh. Kasi more on kapag nagpe-perform po ako, especially kapag kasama ko po yung mga kabanda ko, sobrang malikot po ako talaga. Alam po ni Oliver yan, kasi si Oliver, isa sa mga ina-idolize ko yan ever since eh. Nung nagbabanda na po ako dito sa Bulacan. So, ayun po, nung sinabi po sa akin na nagawa ko po siya, na balance ko, na sumunod po ako, sabi ganun nila Ma'am Hana. Ayun, sabi ko hindi ko makakalimutan yung komento na yun dahil hindi ko in-expect na kakayanin ko pala siyang gawin. Ayun po. Subaybayan ang Tanghalan ng Kampyon sa TikTok Lock Lunes hanggang Biyernes, 11 a.m. sa GMA at GTV. Oh,
Thank you.